Kabayan, bukod sa larangan ng pagsasaliksik, kailangan din ang malawakang pamamahagi ng mga kaalaman, lalo na yaong makabago at madaling magamit ng mga tao sa kanilang mga napiling, proyekto o hanap buhay. Dito ay kaakibat ang mga pagpapakitang gawa o demonstration sa mga paaralan, mga sentro ng kaalaman, na kailangang may mga halimbawa ng mga gawain o proyektong maaaring pamarisan ng mga makakakita. Wika nga, show window, bahagi ng mga pagpapakitang gawa o demonstration, kabayan. Kung talagang pag-uusapan natin yung demonstration area, no? Siyempre may objective ito, no? Makita ng mga tao, mga estudyante at mga kababayan natin. Ano ang kanilang pwedeng malaman dito sa demo na ito? Bali, pinapaliwanag po namin dito yung procedure namin ng simula nung pag-hatch ng egg. Opo, pag-hatch ng egg, kung pag na-hatch na, saan dapat ilagay. Tapos yung mga ipinapakain doon sa mga hayop. Tsaka po yung pagsama-sama ng mga magkakaedad na chicken. Para maiwasan po natin yung magka-meron ng halo-halo o kaya magtukaan or yung cannibalism po. Kasi minsan may naiiwan talaga. No? Okay, dito sa mga pinag-uusapan natin dito, halimbawa itong mga manok na ito, ano nung klase mga manok to? Bali yung nandito po sa harap, ang tawag po namin exotic breed or standard breed, okay. Galing ng ibang bansa, may New Hampshire, Black Astrolorp, Rhode Island, tsaka po Chinese chicken. Okay, dito ito, yan ba pwedeng alagaan ang mga kababayan natin? Pwede po, bali ito pong mga standard breed, naka-range. Dual purpose, egg and meat. And may pakinabang bang makukuha? Opo naman, dahil sa itlog, marami silang mangitlog. Okay. Then malalaki naman pag meat. Tsaka po, yun lang, pwede rin po natin silang i-alternative, bigyan ng ibang supplement na organic. Basta dahan-dahan lang yung ating pagpapalit. Yes, ang sabi nga po nila, Matt, yung isa nauuso ngayon, yung natural, ano? Okay. Sa likas na paraan ng pag-aalaga, yan ba adaptable yung mga manok na yan? Bali, yung mga standard breed po, medyo nakaka-adapt na. Okay. Medyo nakaka-adapt na. Pero kung sa kung i-organic natin talaga dito sa atin, mas maganda po alaga natin yung native chicken. Okay, kabayan, Matt San Agustin, dito po tayo sa kinalalagyan po natin sa Tiaong, ano po, at kung saan matatagpuan po ninyo ang iba't ibang uri ng mga alagaing hayop na tulad po ng baboy at manok na ating pong tinutungo at isasama po natin, kabayan, sa ating alamin educational park na itinatatag ng ating programa para po sa kabutihan ng ating pong industriyang ginagalawan at saka sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng hanap buhay at saka naghahanap pong mga estudyante po natin sa mga paaralan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka, Jerry Jeronimo, sa ating palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision. Magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa lang tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento. Mayat maya lilinisin nyo. Nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy.
likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay, kabayan. Nako, pinag-uusapan po natin dito ang iba't ibang mga uri po ng hayop na atin pong naipakikita sa ating palatuntunan ng ating alamin. Nakatutuwa sapagkat marami po kayong matututunan, marami po kayong pwedeng alagaan at mapagkakakitaan, kabayan. Kaya ito po, naisasama po natin sa ating palatuntunan ng ating alamin. Kabayan, huwag po kayong lalayo. Mamayang kaunti, dagdag kaalaman naman sa pag-aalaga po ng baboy ang ating papasukin, kabayan. Pagpapatuloy po natin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Sa ngayon, kabayan, hirati pa rin ang maraming nag-aalaga ng hayop na tulad ng baboy na hindi isinasaalang-alang ang mga matataas na uri ng mga alagain, tulad ng mga inahin at barako. Sa mga matataas na uri ng baboy, nasasalalay ang tagumpay at maayos na pagtakbo ng negosyo at proyekto sa nasabing alagain. At dito ay naipapayo ang pagkuha ng mga lahing matatagpuan sa loob ng Pilipinas. May gastusin, kabayan, subalit sinabing ito naman ay mababawi sa pagdating ng tamang panahon. Ito yung mga Duroc gills namin. Ito yung new line namin ng mga Duroc. Galing din sa Amerika to, pero selected talaga to para sa akin. Yung breeding nito, sinabi ko dun sa American na Amerikanong farmer na kaibigan ko, ito gagamitin mong gills, ito gagamitin mong barako. Ayan ang kinalabasan. When you say gilt, di ba? Gagawing ano ito, inahin to, di ba? Oo, gagawing inahin yan. So, yung characteristic niya, talagang nandyan ang lahat. Pilim-pili ang pagkakakuha mo. Pilim-pili yan kasi may mothering ability, may litter size, growth rate ang importante. Meron silang growth rate. Sabi nila ang Duroc daw, hindi pwedeng gawing inahin. Pwede, totoo ba yun? Well, para sa amin kasi, breeding company kami, talagang kailangan namin ng mga Duroc, ano? Pero kung dadalin mo to sa labas, eh definitely, ang production nito, hindi kasing ganda ng commercial ng F1. Pero kailangan mo rin tong breed na to para ma-improve yung production ng yung F1 na inahin mo. Yung anak nun, dapat kasi balanse, maganda laman, manipis ang taba, mabilis lumaki. Kailangan mo din ng Duroc lines. Duroc bloodline na makukuha mo sa mga Duroc boars namin o mga crosses namin ng mga pit-trained Duroc. Ito ano to, mga walang lahi pa to, talagang pure Duroc to. Oh, pure Duroc to, pure. And anong gagawin, magiging role nito pagka lumaki-laki na sila ng konti? Well, sila ang ano na replacement herd namin yan. Pinapasok namin sa replacement namin para yung production namin ng pure Duroc boars kung tuloy-tuloy at saka yung pagkakailangan naman namin ng pit-trained Duroc, ito kinocross naman natin to sa yung mga pit-trained boars na lumabas kanina, iko-cross din namin dito. Tulad ng mga naipayo ng mga dalubhasa ng John & John Breeder Farm, ang mga lahing tulad ng Duroc, Landrace, Large White, Chester White, at Pitrain, at marami pang iba, ay hindi dapat mawala sa kawang inaalagaan. At ang mga matataas na lahi ang kailangan sa ating alagaan ng hayop. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit.
kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Sila tayo na papatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento. Mayat maya lilinisin nyo. Nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay, kabayan, yung nakikita po ninyo, baby ostrich pa ho yan. Ano po? At marami po kayong makikita niyan sa San Leonardo, sa lalawigan po ng Nueva Ecija na nai-feature po ng ating palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan, huwag po kayong lalayo. Mamayang konti, ipagpapatuloy po natin ang ating programa. Kung sakasakali po na may mga katanungan po kayo at mga kahilingan sa ating Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, simula po sa ating palatuntunan. Sa ating Q&A, unahin po natin ang kahilingan mula kay Ginoong Placido Bacunawa ng Santa Rosa, Laguna. Ang ukol sa mga crayfish o crawfish na ating mga naipakita, kung ito ay para sa hapagkainan o tinatawag po nating table commodities o kaya'y ornamental fish. Ang mga crayfish po, kabayan, ay pwede pong kainin at inaalagaan din sa mga aquarium. Yung pula ang karaniwang makikita po ninyo sa mga restaurant. At yung iba't ibang kulay naman ang pang-aquarium. Yan po, kabayan, ay makikita rin po ninyo sa internet. At ang ukol naman sa dairy buffalo na pwedeng alagaan, maaari po kayong magtanong sa Picard sa Los Baños o kaya'y ang pinakamalapit na farm nito ay sa UPLB. Kasama na ang information na kailangan po ninyo para sa nasabing alagain. Tanong mula kay Rick Valdez ng Maynila. At yung mga uri ng saging na aming naipakita, kabayan, sa Lopez Quezon po yon, kabayan, at ang iba naman ay nakunan po namin sa bayan po ng Gumaca. May mga sample din daw po ayon sa mga ulat sa UPLB sa Laguna, sa Horticulture Division, matatagpuan. Ang katanungan ay mula kay Beth Iso ng Maynila. Narito po ang ilang sample, kabayan, ng nasabing saging. Ito naman po, Kanomer, anong klaseng saba? Ito po ay hindi ko rin alam ang pangalan ng saba, pero yan ay talagang tinatawag ng saba. Malalaki po ang gama na parang mahaba. Anong pagkakaiba nito sa ibang uri po ng saba? Iyan po ay hindi malintog ang gama. Hindi katulad ng mga dati ay maiksi na mabibintog. Ano po ang gama? Ay, piling. Yung pong buti. Bunga. Ano, yung bunga, gama. Yung daliri, ano? Daliri. Pagkatapos, yung ano sabi mo, malalaki. Malalaki po yung mahaba. Mapintog. Opo ay manipis kisa ro sa original, may original pansaba yung yung talagang dati. Manipis po ang balat o manipis ang bunga? Manipis po ang bunga. Mahaba. Sa tamis naman? Ay parehas din po. Matamis din po. Sa luto? Ay di pwede po ang panlabon. Ano yung panlabon? Pang ano man Tagalog na panlaga. Panlaga, okay. Labon ang tawag dito. Labon, lagang saging. Lagang saging. Prito. Prito. Uh-huh. Sauman. Suman. Suman. Lupak. Niwak. Lupak. Lupak. Hindi nudurog, di ba? Binabayo. Pwede rin. Pwede rin po.
At yan pa, sikat dito po sa inyong lugar sa Lopez. Oh, yan po ay binabiyahe. Pag madami kang tanim, binabiyahe po pa Maynila. Para ibinta. Okay. Yan po ang pinagkakapirahan din dito. Ang ukol naman sa iba pang mga kaalaman ukol sa mga pananim na tulad ng ating mga naipakikita sa ating palatuntunan ay makukuha po ninyo sa mga experimental station ng ating pamahalaan. Q&A kabayan, mula po sa ating palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, mamaya po sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan, pagpapakitang gawa para naman sa nais po ninyong maisama sa inyong mga talaan. Ibibigay po natin ang ilang halimbawa sa ating Cakes and Pastries Seminar, kabayan. GSK, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, ang ilan sa mga napagkakakitaan na ng mga dumalo sa mga seminar ng ating palatuntunan sa GSK ay ang mga sumusunod: meat processing, bread making, soap at candle making, at nitong huli ay ang cakes and pastries na ating pag-uukulan ng pansin sa araw na ito para doon sa mga nais na sumama sa nasabing seminar. So you have your cake flour here. Then baking powder, then sugar. Sa gitna, ilalagay ang egg yolk. Ang egg white dito. Okay? Okay, dyan. Mama, na nasa isip niya bakit kayo umattend dito sa GSK? Gusto kong matuto ng mag-bake. Hilig ko siya, so hindi ako marunong. So, first timer ako na gusto kong mag-aral. Kasi pag ginaya ko lang yung recipe, talagang hindi ako kumakagawa ng cake. Kailangan talaga, meron kang basic knowledge eh. Otherwise, talagang hindi mo siya matututunan.
katulad nun, iba-iba palang method ng mixing, iba-iba yung pagsukat. So, kung hindi mo alam yun, kahit may recipe ka, hindi mo makukuha yung paggawa ng cake. So, kung gusto nyong matuto dito, affordable naman, so itong Cake Kajeri na project na to, you learn about baking at the same time, reasonable price naman. Iba yung hands-on at saka may lecture. Actually po, two times ko na po to, then yun po, learning then techniques din po. Kasi habang dumadami yung natutunan namin, dumadami yung nakikuha namin seminars and orientation dito, dumadami po yung nalalaman namin, nadadagdagan po yung information. Yun po. Iniimbitahan ko po kayo na sana mag-enroll din po kayo rito kasi marami po kayong matutunan at saka ano po, masaya. Hands-on po talaga. Kabayan, kung sakali pong may mga napupusuan kayong seminar sa ating GSK, tawag lamang po kayo at ibibigay po namin ang lahat ng kailangang informasyon. GSK Kabayan, sa ating palatuntunang, ating alamin. Ang isusunod po natin sa ating palatuntunan sa araw na ito ay mga usapan tungkol sa pag-aalaga ng baboy mula po sa ating pulong-pulong pangkabuhayan. Nakapupulutan po ninyo ng mga kaalaman sa pag-aalaga ng nasabing hayop at ukol sa pakaing Feed Pro. Sa ating extension service ng palatuntunang ating alamin, pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotex. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Dila tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa lang tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento. Mayat-maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapit-bahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Kabayan, sa mga talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan na pag-uusapan hindi lamang ang tamang pakain na ibibigay sa ating mga alagain kung hindi ang ilang mga paksain sa pag-aalaga ng baboy. Una, ukol sa pag-iwas sa mga sakit. Tamang pag-aalaga ng mga inahin at mga biik at ang ukol din sa pagbebenta o marketing. Halimbawa, kung kayo po ay may mga inahin, kailangan din na may isa kayong barako sa inyong alagaan upang madali pong magkaroon ng heat period ang inyong mga inahin. Hindi rin daw po sapat ang AI sa mga alagaang tulad po ng ating binabanggit. Kailangan may isa po kayong barako sa nasabing alagaan. Sa pagkain naman na ipapayo ng FeedPro na yaong Sow Vantage Feeds po kabayan ay pwede ring ibigay sa mga barako. Pero meron po silang tunay na pagkain para po sa mga barakong inyong aalagaan. Marilu, ilan pong baboy ang alaga po ninyo? Yung last po, 10 po. Ano yung 10 na yan? Inahin o palakihin? Palakihin lang. Okay, ang palakihin. Gumagamit po kayo ng FeedPro, hindi pa? Apo. FeedPro na. Okay. So, hindi ko na kayo tatanungin pang iba, no? Ano nakita po ninyo sa pakain pong FeedPro? Maganda po dahil hindi po sila sakitin. Okay. At saka sabi po nung mga napagbentahan ko ng baboy, hindi siya mataba. Okay. Malaman po yung... Malaman na. Apo. Ano pa? At saka kagandahan po, organiko siya. Kaya yung mga tae niya, inaano ko lang po siya sa farm. Ano, nagagamit siyang pang-abono. Ano pa nakikita niyo sa alaga po ninyong baboy? Mabilis po silang lumaki, sir. Mabilis lumaki. Mga ilang buwan po bago lumaki ang inyong baboy? Mga 3.5 to 4 months po na didispose ko na po sila. Ganon. Mga ilang taon na po kayong gumagamit po ng FeedPro? Sir, actually, first time po. First time pa lang. Dati, hindi FeedPro. First time po nag-alaga ng baboy. First time. So, wala kayong ideya kung ano po ang difference o pagkakaiba ng FeedPro sa ibang mga pakain? Ang ginawa ko po bago po ako gumamit ng FeedPro, nag-research po ako sa internet. So, bali, ginamit ko po yung system nila na ganyan. Ganon? Apo. Anong pong sistema ang makikita sa inyong farm? So, yung bali po yung kulungan nila is gumamit po ako ng IPA. Okay. Tapos yung paliguan po nila, gumawa po ako ng swimming pool po nila sa loob. Swimming pool, ha? Gano'ng kalalim? Mga 6 meters or whatever? Ay, hindi po. Mga isang hollow block lang po yung kalalim. Okay. Gano'ng kalalim yung IPA? Mga 2 to 3 feet po. Feet, yun. Kasi yung pinunta namin ni Manju sa Pangasinan, sabi ko, okay yung mga baboy mo rito. Tahimik na tahimik. Mga, gano'ng kalalim yan? 3 meters, sabi niya. Sabi ko, kaya pala yung baboy niya, hindi na makakilos. Ang sabi ni June Kahusay po, 3 meters eh. Hindi. 3 feet. Pinakamalalim, pero 2 pie, pwede na rin. Tatlong metro? Ilang pie? 3 pie po. 2 to 3. 2 to 3 pie. Ano po ang nakita ninyo sa inyong pag-aalaga habang ito po ay lumalaki, Ma'am Marilu? Masayahin po yung mga baboy kasi hindi mo po kailangan na palaging binabantayan. Kasi malayo po kasi yung kulungan ko. So nga, pag morning, pumupunta ako, naglilinis, tapos pinapakain, tapos binibisita ko ng lunch and ng hapon po. Hapon. Paano nyo nasabing masayang baboy niyo? Kumakanta? Hindi naman po, kasi palagi, makikita mo naman sila na naglalaro lang sila sa IPA or di kaya pag gusto nilang maligo, maliligo lang sila sa pool nila. Yun ang pangitain, yun ang palatandaan na masaya yung baboy natin. Opo. Sa pagkakasakit? So far po, once lang po sila nagkasakit yung nagtai lang po sila. Okay. Then sa succeeding po, wala naman na problema. Na. Mga kailan po natin kakatayin ipagbibili ang ating pong kakarnihing baboy?
Mga 4 months po. Mas maganda pag umabot po ng 4 months. Mga ilan, nakapagbenta na ba kayo? Opo. Mga ilang kilo nakuha nyo? Mga, meron po mga 90, may 100 plus din po. Totoo ba yun, Manjun? Ilang buwan yun? Mga 4 months, sir. 4 months? Okay. Totoo ba yun, Manjun? 4 months, 100 kilos? Aba, posible, no ha? Okay. Masaya naman kayo? Yes, sir. Okay, maraming salamat po. At sa PIGS Cabayan, na ipapayo ng mga dalubhasa ng Feed Pro na kinakailangang palitan ang tubig sa mga water pond ng inyong mga alagain para maging maayos ang kanilang kapaligiran. Siyempre, kailangan din po ang malinis na inumin para po sa mga baboy. Payong dapat na sundin ang mga nag-aalaga ng baboy sa PIGS, bahagi po ng ating extension service ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng simento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ko. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, pag-uukulan po natin ng pansin ang iba't ibang proyektong maaari po ninyong pasukan at pwedeng pagkakitaan. Sa larangan pa rin ang paghahayupan. Mula po sa ating mga dalubhasa, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, muling napag-usapan ang ukol sa iba't ibang uri ng hayop na alagain na maaaring pagkakitaan ng ating mga kababayan mula po sa mga tulad halimbawa native pigs hanggang sa mga likas na hayop tulad ng pato, itik, manok, iba't ibang uri, bengala, pabo, pati na ang mga kakarnihing kuneho o rabbit na balak na ipamahagi sa mga mahihirap na pamayanan ng nasabing tanggapan. Pwede po sa kanilang mga pangangailangan sa pagkain, gayon din sa piling hanap buhay na kanilang hinahanap, kabayan. Sana kabayan, huwag pagsawaan ng mga dalubhasa ang paghahanap ng mga proyekto at mga paraan sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop, halaman o isda. Upang kahit na sa maliit na paraan, ay may pagkakakitaan ng mga kababayan nating kapos sa buhay. Dr. Rene, ano sa palagay mo ang kinabukasan ng mga proyekto na kagaya ng sa poultry and livestock na ngayon ay nakikita nating kinakailangan palakasin sa buong Pilipinas? Siguro, ang isa natin dapat tingnan ay kung ano yung meron tayo na mga resources, no? Okay. Una na dito, yung binibigyang pansin nga ng ating ahensya ngayon, yung mga native animals natin. Ang native pig, native chicken, at saka itong ducks natin ngayon na pinagkukunan nga natin ng itlog. Okay. At anong ginagawa ng inyong tanggapan?
Una dito, bali nga sa Philippine Native Animal Development Program na nabuo natin ngayon, yung pagpaplano at saka yung pagsasagawa nga ng una, pagkilala, pag-characterization, at pangalawa, yung purification nito, at makita natin yung mga katangian ng ating mga native animals na to na pwede natin pagyamanin, pwede natin paramihin, pagyamanin, at magamit natin bilang isang kapakipakinabang na hanap buhay sa mga maliliit natin magsasaka. Sa poultry, ano ang latest development na talaga sinusubaybayan ninyo? Ito yung pagiging adaptability nitong mga native chicken natin, no? Pangalawa, yung mapanatili natin yung lasa niya, yung katangian niya na tanggap ng ating mga kumukonsumo ng mga native chicken. Okay. Meron tayo sa napag-usapan na natin ng mallard ducks, ano? Meron kayo rito mga bago, mga Peking duck at saka yung Muscovy na nabalitaan ko na medyo itinataas niyo ang lahi. Ano ang, bakit ganito ang ginagawa ninyo? Unang-una nga, itong Peking duck ay kilala naman talaga sa karni niya, no? mabilis lumaki at saka tanggap talaga ng mga restaurant natin. Itong Muscovy duck natin, na consider na rin natin na native kasi nga ito yung mga stocks natin na wala, hindi natin nabibigyan ng pansin. Nakikita natin yung malaking potential nito na maging source ng meat ng ating mga nasa kabukiran, at napakadaling alagaan nito, no? Kaya niyang mag-adapt sa isang lugar na ang kanyang pagkain ay doon na lang niya kinukuha. Pero yung binanggit mo sa Muscovy, sabi mo, pinatataas pa ninyo ang lahi. Paano yan? Siguro, totoo, yung mga nasa existing natin ngayon, mga siguro yung mga natural breeding pa lang yung ginagawa dito, pipiliin natin kung ano yung mga, siguro kung meat, syempre yung growth niya, yung pagpapalaki, ano yung kanyang ano yung alin dito, alin yung may kakayanan na mabilis lumaki at may magandang production ng karne. At doon sa Peking duck, ito ba may pagkakaiba doon sa Peking duck na nanggagaling sa ibang bansa? At nabalitaan ko na from time to time, ipinagbabawal yung pagpasok ng mga Peking duck na galing sa ibang bansa. Ang main purpose lang naman ng pag-keep natin dito ng mga Peking duck is makagawa tayo ng local breeders natin, no, na adapted dito sa ating kondisyon. Kasi nga, kung titingnan natin ang Pilipino, nag-concentrate dun sa egg type, it is yung production ng balot tsaka itlog na maalat, ito yung itik natin. Yung Peking duck na for meat ay hindi natin nabigyan pansin. So, ginagawa namin dito is makagawa tayo ng mga ilang generation na makikita natin yung performance niya at local condition. And how far have you gone sa development ng Peking duck? Dito medyo nakikita natin yung potential niya, hindi natin talaga makaano kasi siguro sa temperature natin yung talagang laki, no? Pero yung dami ng itlog kaya nating i-develop by infusion din ng ating mga local, mayroon tayong white mallard dito kung makikita mo, and then we have some trials na kinross na natin to at makikita natin yung kanilang mga F1s and yung mga upgrades nila, ay maganda yung production ng egg. Pero comparable ba yan? Comparable ba yan sa Peking duck? Siguro, kasi white din naman yung ano natin dito, yung plumage nung na-develop nating white mallard. Hindi nga lang siya kasing laki talaga nung ano, kasing bilis, but ang nakikita kong market nito, yung kinulob natin. No, yung kinulob natin na local talaga, acceptable dito sa atin locally. So, hindi naman niya kailangan yung malalaki. So, kailangan niya is yung siguro yung lasa lang, yung lasa at saka yung lasa ng karni ng ducks. May future ba yung Peking duck development project ninyo? Siguro naman po. At saka siguro tingnan natin, ngayon nga meron naman tayong mga local restaurants na nagre-require ng Peking duck. So, i-fill up muna natin. Actually, sabi ko nga, kung nag-develop tayo o yung experience natin is more on egg type, siguro dapat i-gain na rin natin yung experience for the meat type using yung Peking duck. At makita natin ano talaga yung magandang way, ano yung magandang potential, ano yung prospect pa nitong Peking duck. Okay, bumalik tayo sa native na mga livestock kagaya sa sa baboy, ano. Anong latest development dito? At nabalitaan natin, parami ng parami ang mga tao naghahanap ng native pigs. Actually, yung nag-umpisa tayo sa native pigs is basically para nga makita natin ano yung kanyang kakayanan. Nakita natin na ang market niya is lechon, no?
Nakita naman rin natin ngayon po ay maganda pala yung production. Pag pumipili ka ng maraming mga anak, pumipili ka ng kumukuha ka doon sa marabilis lumaki ng mga breeders, eh nakikita natin may improvement tayo nakikita on the succeeding generation. Doon sa marketing naman ay hindi lang siguro lechon yung itarget natin dito. Marami tayong mga local dishes, local mga ano na nakikita natin na maganda rin pala yung using yung native pig na karne para sa dito sa mga like longganisa, like yung bagnet natin, lechon kawali, and then so on so forth. Yung sa mountain area natin, ito yung mga local na mga traditional na luto nila. At dun sa technology transfer, ano, meron kami tinatanggap na mga tanong at mga kahilingan. Ang pag-aalaga ba ng native pigs, pareho din ang ginagawa natin sa mga puti? Pwede rin naman po yun, pero siguro may ibang sistema sa native pig kasi ayaw nga natin siyang ilayo dun sa kanyang natural na kondisyon. Ano, at totoo naman, hindi naman siya nagre-require talaga ng sophisticated na housing. Ang kailangan lang dito ay some place na makakasilong siya. Pag umuulan, pag nanganganak siya, meron siyang area na isolated para sa kanyang pag-aanak at maging safe yung kanyang mga anak sa mga predators at saka doon sa mga environment condition, like ulan, saka yung sobrang init. At yan eh, pwedeng masagot ng ating mga farmer. Ay, yun po ay siguro, yun yung gusto nating i-adapt dito. Maiangat lang natin ng kaunti yung kanilang sistema ng pag-alaga na kung wala man lang bahay, ay lagyan man lang ng shed. Kung isang inahin, sana maging dalawa at makapagtanim sila ng mga lokal na pagkain na kaya naman talaga ng ating mga magsasaka. Yung mabalik tayo sa pag-aalaga ng mga native pigs, ano, how far have you gone sa pagbibigay ng ganitong klaseng information sa buong Pilipinas? Siguro meron na mga po tayo na-develop through the Bureau of Agricultural Research. Nagpondo po sila ng mga pamphlets, mga brochures. Tapos we use na rin yung social media, naka-upload na rin po yung ilang technology at video materials natin na develop. So yun po yung isang way namin, and also we conducting some seminars and trainings with regards sa native animals. And what about your own division dito sa Tiaong na ito? Ano ang nakikita mong future nito, at meron kayong mga bagong developments like rabbitry, iba? Bakit pinapasok ninyo yung ganitong klaseng proyekto na malayo sa livestock and poultry? Siguro po ang isang ano lang namin, kung ano talaga yung kailangan siguro ng mga magsasaka natin, paano natin siya mapapaunlad pagdating sa livestock. At ito nga nabanggit ninyo yung rabbit, nakikita namin to is mabilis dumami, mabilis reproduce. Siguro ang kailangan lang dito, ihanap talaga natin ng magandang sistema or pamamaraan, pagkain, which is available naman sa atin, kung paano natin to ma-introduce o mapopromote na talagang isang source na rin ng karne. Ang kailangan ng bansa ay maraming paraan sa paghahanap buhay, at yan ay maibibigay ng mga kinaukulan sa tulong ng mga dalubhasa at mga namumuhunan. Upang kung sakali man ay dito na sa Pilipinas manatili ang maraming Pilipinong nagsisilikas sa labas ng ating bansa. Kabayan, ang lahat ng mga kaalamang ito at panawagang ating nabanggit mula po sa palatuntunan, ating alamin.